Kita lang po ba ako mga kabartusyo? Kasi kung kita lang po ninyo ako, sa content na ito, may sasagutin po tayong mga katanungan galing sa ating mga viewers at lalo na sa mga nagbebenta ng coins na nakakausap ko at gumawa po ng transaction with our group. Hindi po sa akin personally, pero sa grupo ko. Again po, yung grupo po namin kasi madami kami. Hindi lang po ako mismo ang bumibili ng coins, pati rin po yung mga kagrupo ko. Yung mga iba sa inyo na nag-message po sa akin, ni-refer ko doon sa mga leader ko, doon sa mga kagrupo ko, at gumawa po sila ng transaction at nabili po yung coins na meron po sila. Ganun po ang transaction na meron ako sa grupo. Ako po ang madalas gumagawa ng content. Dahil ang focus ko po kasi ay nagtuturo po ako. So ito ay somehow part of the sideline. Pero yung mga nag-message po sa akin, rest assured po na yung karamihan po sa inyo ay na-refer ko doon sa mga kagrupo ko at nakagawa ng mga transaksyon. Okay? Ngayong araw nga mga kabartusyo, may tatanungin po tayong tanong. Ito po siya. Bakit daw yung mga lumang coins po natin na tulad po nito? Ito, 10 piso, yung mga 5 piso, basta mga lumang coins. Bakit daw magiging rare to find po yun at eventually mawawala na po sa circulation ng BSP? Actually, sobrang simple lang po ang sagot po nun. Ito mga coins na ito, yes, totoo po itong mawawala. Mawawala na po ito. Pero ang sagot po nun ay sobrang simple. Pwede nating sabihin na common sense lang kung bakit. Lalo na at may mga napapansin po kayo na mga new generation coins. Or kung madalas na nakikita natin sa FB, sa mga gumagawa ng content about coins, ay tinatawag nila itong NGC. Ang ibig pong sabihin ng NGC ay New Generation Coins. At yung NGC na yon, yun po ang madalas at pinakasagot kung bakit magiging rare to find ang mga coins na ito. Itong mga old coins na meron po tayo, mawawala na po ito sa circulation ng production ng BSP. So, pakita ko lang sa inyo closely mga kabartusyo yung pinag-uusapan po natin na coin po ha. Mga coins po na sinasabi po at tinatanong ng iba na magiging rare to find. Kaya nga, naging curious lang naman kung bakit rare to find ito. Ang equivalent po kasi doon ay ibig sabihin, hinahanap ng mga collector, mas mataas at mas valuable po siya kumpara ngayon sa mga NGC na meron po tayo. Kaya po may mga nagtatanong dito kung bakit magiging rare to find po ito. Simple lang po ang sagot. Itong mga old coins na meron po tayo dito, wala nang magaganap na production po nito. Hindi na madadagdagan. Or hindi na gagawa pa or magre-release ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng gantong klase ng coins kasi nga pinalitan na. So ito ay pwede na nating tawagin bilang mga old coins or yung mga tinatawag nating dormant coins. Ibig sabihin, sa circulation po ng BSP, naging dormant na ito. Wala nang bagong ginawang ganto. Mawawala na po ito. Kaya ito ay magiging rare to find and eventually mawawala na sa circulation ng mga coins po natin dito sa Pilipinas. Tapos, to support it, eto naman. Ayan. So, ang meron tayo dito ay mga NGC coins po yan. Or the new generation currency or coins. Ayan. So, meron itong 20, tapos may 5, may 10 piso pa po yan. Kumbaga, halos magkamukha po silang lahat, ano? Halos magkamukha po silang lahat at gawa po sila sa copper nickel. Hindi po ito gawa sa silver, copper, nickel pa itong mga to. Ito ay tinatawag natin mga new generation coins or currency
na meron po tayo ngayon sa Pilipinas issued to us, produced to us by the Banco Central ng Pilipinas. Ganito na klase na po ng coin ang makikita po natin taon-taon. At ang production po nito ay taon-taon din. And kaya itong mga coin na ito, mawawala na po yan. Mawawala na yan kasi papalitan na po nito. And most likely, kung kayo ay nagko-commute or namamalengke or may baon pa kayo na hawak, most likely, ang mga coins na hawak na po ninyo ay ganito na. Kung nakahawak man kayo ng ganito na coin, bihirang-bihira na lang po yan. Kasi mawawala na yan eh. Ganito na lagi ang makikita po natin. Na somehow nakakalito kasi halos magkaparehas lang ang mukha. Kaya nga very important na tinitignan natin yung face value. Pag sinabing face value sa mga bago pa lang, iyan po yung nakikita nating value po dyan or halaga na nakikita natin sa isang coin. Ang tawag po doon ay face value. Ayan. Kung unsa ang kantidad, yun, kung sa Bisaya pa, kung unsa ang kantidad nga naa sa coin, magkano ang halaga ng coin na yan. So, kaya very important na tinitignan talaga natin yan. Okay, so yun lang po ang pinakasimpleng sagot. Magiging rare to find ito mga old coins na ito kasi ito na po ang ipoproduce sa atin ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ganun lang kasimple po yun. Ganun lang po ang sagot. Best advice na maibigay ko po sa inyo mga kapertusyo bilang isang numista, bilang isang kolektor, bilang isang nagbebenta ng coins, bilang isang nangongolekta ng coins at bumibili ng mga coins na meron po kayo. Ganito, kung may mga coins pa kayo na tulad po nito, itong old ones, etong mga malapit nang mawawala, etong mga sinasabi nating magiging rare to find na coins, kung meron pa kayong ganito, itago nyo na. Itago nyo na yan. Kasi pagdating ng araw, yung mga kolektor po ay maghahanap ng ganito. Lalo na to fill up series coins. Or kapag hinahanap na po ang coins na ito kasi mawawala na sa market, mas magiging mahal po ang bentahan nito. Sa totoo lang. At pwedeng gumawa ng negosasyon pagdating sa mga bagay na ito. Kung magiging rare to find na po kasi ito, ibig sabihin po noon, ang hirap nang hanapin. Ngayon, kung may hawak ka, malaki ang magiging bentahan po noon. Kasi some of the collectors would do everything para lang makumpleto po yung collection na meron sila. Lalo na mga collection na, ano, na kinukumpleto po yung series ng coins. Simula, lalo na itong piso, simula 1994 hanggang 2018 na piso. Yan, series coins po yun. At kung meron pa kayong ganon, tago nyo na yan. Magiging rare to find na po yan. Magiging malaki po ang bentahan po yan. Pagdating naman dito sa NGC coins, meron tayong mga NGC coins po dito na somehow hinahanap din katulad ng 5 piso na bilog. Pero 2018 ang series, may mga hinahanap din na ganun. Kasi yung coin na iyon, 1 year lang yun ni-release. Yung 2018 na 5 peso NGC coin, tapos error coin po yun. Yan. Tapos, kung meron din kayong 5 piso na NGC, tapos yung nonagonal, hinahanap din po yun kasi error coin din po yun. Yan. So yan naman ang meron tayo sa mga NGC po natin. Pero as for me, may mga maraming collector po na naghahanap, mas lalong hinahanap at mas madami ang naghahanap talaga, mga old coins. Kasi nga, sabi ko nga kanina, and to answer your question sa mga maraming nagtatanong, magiging rare to find na po sila. Right? So yun po ang sagot ko sa mga tanong po ninyo. Sa mga next po na mga videos din na gagawin ko, pati sa grupo po namin kung ano ang hinahanap na po ulit, para malaman nyo po yan,
better po siguro na mag-subscribe kayo. Syempre naman, mag-subscribe po kayo. Huwag niyo pong kalimutan po yun. At syempre, i-hit yung notification bell na nasa ibaba para lagi kayong updated. At malalaman ninyo kaagad kung ano yung mga information na binibigay ko at ano ang hinahanap na coins ng grupo. Yan. Lagi lang dapat kayo naka-follow sa Virtue